guys, welcome back to my channel. It's me again, Rosalie Rulio. So, ngayon guys, itong video na ito, ngayon ang gagawin natin na video is mag-grocery tayo or pupunta tayong Lamo. So, Lamo guys is isang pamilihan to na mura lang ang mga bilihin dito. So, dito sa Japan guys, maraming mga Lamo din na pamilihan na kung saan hindi naman lahat ng mga city sa Japan merong mga Lamo na grocery store or supermarket. Supermarket lang to siya guys. So, hindi siya lahat. So, i-google nyo na lang kung saan kayo na place dito sa Japan kung merong mga Lamo sa lugar ninyo. So, Lamo guys is isang napakamurang bilihin doon. Murang mga bilihin, affordable, and yung mga karne nila mga mura. So, magandang bilihan din yun doon sa Lamo. So, ngayon guys, weekends ngayon and every weekends lang talaga kami. Once a week lang kami nag-grocery dito kasi every day or every week, weekdays, meron kaming work, kaming dalawang mag-asawa. So, kailangan din na magkasama kami ng asawa ko kasi siya yung nagda-drive. So, hindi ko naman kaya na ako lamang isa kasi marami kaming binibili kasi once a week nga lang kami namamalengke or nag-grocery kasi may work nga every weekdays. So, dito kasi sa Japan guys, kung wala kang car, eh magkukommute ka or else magbabike ka, bisikleta. Kasi yung transportation dito sa Japan guys, katulad ng bus, meron lang siyang designated bus stop na kung saan dun ka sasakay at dun ka rin bababa. So, kung medyo malayo pa yung apartment nyo or supermarket dun sa bus stop na yun, eh, ang gagawin mo, from bus stop, maglalakad ka papunta sa bahay mo, papunta sa apartment mo, papunta sa supermarket. So, dito din sa aming place, guys, marami din mga supermarket dito. Kaso nga lang, medyo may kamahalan. So, meron din maliliit lang siya na supermarket. Maliit lang. Parang hindi naman siya masyadong kompleto yung mga bilihin. So, mas prefer kami or mas ano ako doon sa Lamo. Or meron din kami mga pinupuntahan na mga supermarket na medyo malaki talaga. May parang mall na siya. May mga boutique na siya. May mga Hakyan shop. Or yung 100 yen shop siya guys. Meron na siya doon sa isang supermarket. Sa isang parang mall na siya. Merong supermarket, merong mga boutique, merong mga shoe store. So, marami na din. Valor naman yun doon. So, medyo maraming tao. So, ngayon guys, samahan nyo ako. Pupunta tayo ngayon ng Lamo. And itutour ko kayo ngayon doon sa Lamo. So, samahan nyo ako guys and see you later! Ito gusto ng anak ko, 105 yen lang. Corn tuna. Magkos. Saan ba yun? Mga mura na mga bilihin dito guys. Itong mga ganito. Yan. 124 lang siya. 67. Usually sa pamilihan to, ito 32 pieces to eh. Yan, 298 lang including tax na siya. Mga mura lang mga bilihin dito guys. Miso
sushi soup ng Japan. So, masarap din siya ito, guys. Masarap din siyang pigisa sa pork. Pangisa ilagay sa kanin. Tapos may lasa na yung kanin. Dito tayo, guys. Flour. Yan, 189 lang including tax. Dito sa kabila yan mga furikake nagay din yan siya sa kanin, sprinkle mo sa kanin, may lasa din yan siya. Yan, may lasa. 88 yan lang dito yan siya. Tapos muna tayo dito sa section ng mga karne nila. So ngayon guys, maaga pa kasi kaya naka-vlog ako kasi wala pa masyadong tao. So 24 hours dito. So yung mga karne nila. So guys, murang-mura 900 something, tas ang dami na yun. Yan 221 lang siya. So sa mga department store niyan, mahal na siya masyado, mga nasa 400 or 500 na yun. So itong chicken nila, mura-mura. Yan. Ito mga sausage. So, marami pang karton kasi naglalagay pa sila. So, itong section na to guys, meron yan silang benta dito na ano, lechon manok. Yan siya. Pero sa ngayon, wala pa kasi maaga pa kasi niluluto pa nila doon. Usually, pinapalakas nila yan 10:00 AM. Ito dito na section, yung mga ready-made na na food. Yan siya, binabalot pa nila ngayon doon sa loob. So, dito na section, marami yan siya. Mamaya nila ipapalabas yan, mga 9 AM. Yan. So, dito mga salad-salad nila. Salad. Yan siya, salad na may dressing. So, ang worth ng salad is 98 yen. Tapos, ano ka dito na mga dressing. So, ito 20 yen. Pili ka kung anong dressing ang gusto mo. Tapos yan, mga yung ano ba ito pangalan? Itlog siya. Mega pangkut. So yan, may pancake din sila. Bibili nga ako nito para ibigay ko sa aking daughter. Pancake, tapos custard pudding. So murang-murang bilihin talaga dito guys sa Lamu. Napakamura. So, dito na section guys, mga bread. So, ngayon, wala pa, niluluto pa dyan sa loob. Tapos ito, yung mga pack-pack na nakapack na bread. Ayan siya. Dito, mga pack na bread. So, mura yung mga bread nila. So,
So dito guys, nakakabili ka rin ng ito, bread na ganito. Para siyang Pilipinas, where 298 lang siya. Itong bread nito. Just yan, mga cookies. So 100 yen siya. Yan guys, 110 na to. Dito, 85 yen lang. Yan. Gusto kasi ito ng anak ko. Pwede yung bibili ko nito. Butter cookies. 85 yen lang. So, ito yung mga frozen udong nila. Frozen food yan. Mga ready-made na din na mga nakapak na mga frozen. Yan. Ito guys, yung ramen nila. So, 98 yen lang. 98 yen. Including tax na siya. Maliit na ram na seafoods noodles. Sa department store, sa ibang store, nasa mga 110 na yan, including tax. So, ito yung malaking, ano nila, 158 yen lang. So, meron din big mega na ano, na cup na noodles. Seafoods na guys, meron din ito, mabibili mo sa 100 yen shop, mga ganito. Ang worth nito is 110 na sa 100 yen shop. Dito, 98 yen lang. Including tax naman, mas mura. Mas mura kasi dito sa Lamu, guys. I recommend you kung mabibili kayo, mura. Ito yung mga gulay na vegetables area. Vegetable area dito. Buong video na to, and kung hindi pa pala kayo nakasubscribe sa channel ko guys, please subscribe my YouTube channel Rosa Lirolio, and i-hit nyo na din yung bell para updated kayo sa mga videos ko. So that's all for today's video guys, see you again in my next vlog. Bye, love you all.